bakit po kayo or bakit nyo naisipan sa mga proposal? Sino si Pao Sanchez? Meron lamang po ako sa iyo, sir, na ilang mga katalo. Okay. Pero bago lahat, Kurt, gusto ko muna magpasalamat sa iyo. Kasi napakagandang opportunity po nito na para may kwento ko naman sa iyo kung sino ba si Pao Santiago. This is related to your first question. Si Pao Santiago ay bunsong anak ni dating konsehal Andy Santiago. Oh, may po lang nalaman yun, ha? Fairness. Ding! May sound effects ka, Kurt. Tsaka, bunsong kapatid ako ni... Hula ako. Sir Lex? Lex Santiago. Okay. Tama po kayo. Yung puro letter ni yung pangalan. Mas napakaraming letter ni sa pangalan, ano? So, ako yung bunsong anak. And then, kasi apat kami magkakapatid. Sa pangatlo si Kuya Lex, apat ako. And lahat kami dito lumaki. Ay, tumanda. Kasi hindi tayo lumaki. Parang relate ako sa hindi tayo lumaki. Tumanda lang dito sa Barangay Ugong, dito mismo. And ako din sa aming magkakapatid ang nagkaroon ng profession na musician. Or ako yung nagbabanda talaga. Mahilig. Ay sir, wait lang. Parang namumukaan ko kayo eh. Ano ba? Parang, ay, pa sa ating mga TV natics dyan, ng mga nanonood, sa mga matagal na nating subscribers, alam niyo ba na ang kaharap ko ay isa sa mga members ng bandang Hail. Hello po. Nakikilala niyo ba siya? O kanta naman kayo dyan? Tubi. Ay, baka makakayon tayo sa... Tubi. So, isa siya sa mga band members ng ano, ng bandang Hail. Isa sa mga members nun. Pero, hindi kasi yun ang pag-uusapan natin ngayong araw. So, mapunta tayo doon. Sige po. So, sige. Tuloy ko na yung kwento ko. And then, dahil ako yung mahilig sa amin talaga tumugtog, ako lagi yung kasama ng tatay ko pagka nagpapakilala siya sa mga pasigenyo. Para may entertainment ng konti, ako sinasama niya pagka nangangampanya siya. Tsaka si Quilex, ako rin yung katulong nila gumawa ng jingle. So ever since, nasa background talaga ako ng ginagawa nilang mga aktibidades. So matanong ko lang po, ilang years po naging konsehal si late Councilor Lex at si late Councilor Andy? Okay, unahin ko muna si late Councilor Andy. Opo. Si Papa ay nagsilbi ng... Pala na kumpleto niya yung 9 years. Mm. And then, si Kuya Lex ko yung umalit. Opo. Na-blessed si Kuya Lex ko ng 2 terms, bali 6 years. And then, si Papa nakapag-serve pa na isang term. Kasi nung tumakbo siya ng pangalawang term niya, so 2016, and then nagkaroon ng election ng 2019. Noong 2019, padulo ng election, actually nanalo na siya noon. Hindi na siya umabot na para magpumutin pa sa City Hall. Kasi nung bago sila umupo, kasakit kasi siya during the campaign. And then, karoon siya ng cancer, so hindi na siya umabot. So siguro, all in all, 9-10. Tama, hindi. 3-6-9-12. Nakita siya another 3. Kasi yung 3 terms na yun, 9 years na yun, diba? 9-10-9. Kaya alam mo, pag nagtatanong sa akin, sabi, may tanong kami sa'yo, no? Huwag lang mata. Kaya naging musician. Pero nagbibilang din, 1, 2, 3. Opo. So, having said that, sila, sa tagal nila na pagsaserve sa Pasig, minsan din mapapatanong kayo bakit yun yung talagang nagiging passion nila. May nagsabi sa akin, passion and purpose are different, but God aligns them. So, ayun yung nakita ko sa kanila na grabe yung skills kasi nila of how to communicate their thoughts, their concepts to help people. Nagagawa nila pagdating sa
sa konseho, how they write ordinance or how they think of programs. So, yung mga ganung bagay, nagawa nila and tayo, nasa background lang tayo. So, si Pao Santiago po ay talagang sanay sa background, supporting, ano lang. Yeah. Tulad ng pagiging drummer. Support talaga siya. Reading section. Yes. So, ako rin po ay pinalad na magkaroon ng dalawang anak na babae. At ako po ikasal sa aking asawa na si Steph Santiago. And yun din, ang aking asawa ay ganun din, sobrang generous heart, na nurse kasi. Nurse kasi. Isa sa mga frontliners natin. Yan. Ano rin siya, grabe rin yung compassion niya sa mga taong nalalaman niya na hindi maganda ang pamamaraan. So, na-bless din ako doon at ganun din ako. So, when it comes to response, talagang tayo eh, listo pagdating dyan. Kaya tayo ay hataw-paw. Kaya yun palang inyong hashtag. Yes. Ako din ay nagtapos ng high school sa Lourdes School of Mandaluyong. Lahat kami magkakapatid doon nag-aaral. Dito lang yun sa Mandaluyong. And minsan tinatanong ako, ano susulat mo na? Kanta. Kasi may mga pagkakataon, may mga awards na ganyan. Kung meron akong service award sa music. Meron akong music award sa music, tsaka ano, loyalty awards. Tapos, mag-take naman ako ng Conservatory of Music sa UST. So, yun naman. Yun lang. Thank you po. Pero kayo talaga ay tubong Pasig. Tubong Pasig. Tumanda sa Ugong. Oo, taga-Ugong kaya, Ugong Pasig. Kaya isa siya sa mga members ng Giting ng Pasig. Bakit po kayo, or bakit nyo naisipang tumakbo ng konsehal? Magandang question yan. Kasi, yun din naman yung talagang, yung nasagot ko yan, ng sarili ko. Doon ako nagsabi sa misis ko, magpapayin na. Iniisip ko nga, nung nire-review ko yung questions ko, itatanong ko pa ba, nasa dugo naman, it runs in the blood. Pero, alam mo, thank you, John, kasi na-admire ko yung mga nakakakita ng mga ganon sa amin. Kasi hindi talaga yung, to be honest, Kurt, and again, this is an opportunity and a good avenue for me to tell this to our Pasigueños. Ang Santiago po ay hindi humahangayob naman yan sa titulo or sa pwesto, but more of dun sa opportunity. Kasi ang naging barangay captain si Papa at saka si Kuya Lex, andyan yung opportunity to serve mga taga-barangay Ugong. And then yung nangarap sila na, tingin ko kaya ko pa magsilbi sa mas wider scale. So, nag-try sila maging konsehal, and then yun ang ginawa nila. At ang maganda doon, nakakagawa sila ng batas na may institutionalize na makakatulong sa Pasig. Not just because nag-iisip na ng sariling benepiso, pero gusto lang talaga natin makita na sabay-sabay tayong aangat at mag-grow ba. So, ganun din ako. Kung bakit ako nag-decide na tumakbo na maging konsehal is, nung una, syempre na-inspire. Dahil sa kung paano sila sa tao. They're all have this selfless love to other people. And ganun din tayo. And yung music is one way of expressing it. And serving people is another. So, parehas ko yung gustong gawin. Bukod doon, tayo yung leader na, syempre, na madalas nasa background lang. Ngunit nung nanalo si Mayor Vigo, nasabi rin natin na, okay, hihin ko ito na rin ay magandang pagkakataon na ako naman. Ako rin na mag-go forward from the background, kagaya ni Mayor Vigo, hindi, harap tayo, mag-lead tayo ng tao, at sa tingin natin, ngayon ang panahon para magkaroon tayo ng leader na naniniwala hindi sa programa, kundi sa leadership ng bawat isang Pasigueño tulad mo. At saka ano eh, parang timing, kasi parang isipin mo may dalawang angels ka na guided sa pangangampanya. Kasi kung yung dalawa na kaya nilang maglingkod sa sarili nila, feeling ko mas powerful ngayon, mas yung driven ba, na especially pag nag-start na yung campaign, di ba? Correct. Sumasama yung dalawa, hi sir, sasama yan sa'yo, panigurado sa campaign mo. At all we have to do is just trust the process. Tama. Kasi alam ni Lord yung mga mangyayari talaga sa atin. Amen. And you know,
two points lang ako na gusto idagdag sa sagot ko. One point is, sabi sa akin na pag totoo ang iyong puso sa iyong gagawin, everything will follow it. Mm-hmm. You should just need to know the whys and the hows will follow. Kung bakit, tsaka kung paano ito gagawin, ay susunod na lang yan. And then again, mas maganda syempre if you always pray and you know that you are guided by the Lord. Kung ano yung totoong hangarin mo, kaya lahat ng mga sinasabi ko sa tao pag umarap ako, lahat yung totoo, lahat yung dikas sa akin. And the other point na gusto ko sana idagdag ko sa sagot ko sa iyo is, ito po yung dugtong, no? Patuloy dun sa Servicio Santiago, programa ng Santiago, kung paano po sila mag-isip, kung paano po sila mag-conceptualize ng isang ng mga bagay-bagay na makakatulog sa kasi. So, tutuloy ko lang din yung ginagawa ni Papa at sa Kuya Lex. Ganun lang din. Bakit? Kasi nakita natin yung sa literato nilang dalawa, ang laki ng naitulong sa kaligasan, ang laki ng naambag na Pilipiso ang galing sa Pasoy o galing sa Pasoy para sa ating mga seniors. So, bakit hindi natin balik-tanawin? Ano nga ba yung nagawa ni Coach Andy nun at ni Coach Lex? Alam din yung mga natulog at kailangan isinyo. Alin din yung mga kailangan natin ipaalala sa tao? At alin doon ang pwedeng bago? So, yun yung mga gusto ko sana. At saka sa mga Distrito Uno na talagang supporters ni Sir Andy at ni Kuya Lex, nakita nila, sila ang nakasaksi kung paano magtrabaho noon yung dalawang noon. Kaya, syempre, it's a big factor din po yun sa inyo. Kasi pag nalaman ito sa ating pag-uusap ngayon, sa ating lalakayan, na malalaman lang, anak pala siya ni Kuya Lex. Anak siya ni Daddy Andy, ni Sir Andy, at kapatid siya ni Kuya Lex. So, alam na natin yung servisyo niyan. Alam na natin yung background ng taong niya. Yes. So, ngayon, malalaman natin kung siya ba ang shishira sa dalawa. Actually, yun din, Kurt, yun din yung gusto ko rin pag nagbumababa ako sa tao. Mas more of nagpapakilala po ako, hindi ko dala yung plataforma ko, kundi yung pangalan ng Santiago. Na sinasabi ko sa kanila, iba si Andy, iba si Lex, iba rin si Paul, iba na ngayon. Nasa high. Gano'n. Given a chance na kayo po ay manalo bilang konsihal ng Pasig, ano po ang mga programa at services ang may offer nyo sa ating mga Pasigueño? Okay. So, mas more of ano to eh, pangarap, no? Yes po. Tulad nga ng sinabi mo pag nabigyan tayo ng chance. Ito yung mga pangarap ko. Well, one, meron kasing nagawa si Konsi Andy dati dito sa Barangay Ugong. Meron kami dito sa health center na mini botika. Mm. So, yung mini botika kasi, bibigay ng gamot na maintenance para sa ating seniors. Mm. Well, sa kahit sino. Libre ba yan para sa mga senior? Libre to. Ito yung mga naka-allocate para sa kanila. Mm-hmm. No? Yun yung meron. Minsan may nagbibigay ng kunyari, merong 10, ano, gantong piraso na gamot. Ayan, para pang-maintenance mo, pandulong or pandagdag. Malaking bawas na rin yun. So hanggang ngayon po ba existing? Hanggang ngayon existing pa rin. Galing dito, na nakwento niya dati na ang ganda, pag nagkaroon tayo ng bawat barangay na dispensing center naman. Dispensing center na dito binibigay yung mga gamot, no? Hiwalay na siya dun sa loob ng health center o pwedeng nasa tabi, no? Na health center para naman sa seniors natin. So itong center or dispensing ano na to ay para talaga naka-concentrate siya, naka-focus siya for the maintenance of the seniors at sa PWD. No? Kumbaga, wala namang problema kung nandun pa rin sila sa loob ng health center, pero gusto lang natin ito matutukan sana. Kasi madalas po, ang iyak ng mga seniors pag pumapanik sila sa opisina, kulang ang gano'n. Which is kasi po, dahil ngayon po, inaayos na natin ang ating database, gusto natin malaman talaga ilan po ba ang gamot na kailangan nyo sa isang buwan o ito po, hindi po makakover lahat, pero ito po yung pwedeng pandagdag na ambag ng city para po sa inyo.
So, mabibili natin to at the same time, madi-dispense natin ng maayos dahil natututuwa pa natin ang inventaryo. Meron din tayong pharmacist doon or assistant ng pharmacist para ngayon nakikita natin doon sa kanyang reseta na tama ang milligrams, tama ang nabibigay natin gamot. In short, alam natin na naaalagaan natin pagdating sa pag-dispense ng gamot ang ating mga seniors at PWDs. So, unang pangarap ko yun. Ano pa yung iba? Pwento ko ba? Oh, yeah. So, kakabit doon, meron tayong pangarap din na magkaroon ng teleconsult ang seniors. Yung sariling line. Mm. Katawag na lang, hindi na kailangan lumabas, lalo-lalo na ngayon, yung pandemya. Mm-hmm. Diba? So, huwag na natin palabasin yung seniors natin kung hindi naman kailangan. Paano ba po ito, pag it, just in case mangyari siya, mag-materialize, 24/7 po ba? Yes! Or may limited time tayo? May limited time tayo para sa kanya, pwedeng 8 to 5 muna. Subukan muna natin ng ganun. Para pagka kailangan ipa-check up si Lola, iba naman, yung 24 hours siguro, mas more of nasa emergency line yun, no? Mm-hmm. But this one, ito, at least may available doctor para... Kada barangay po ito, yung teleconsult nga. City natin. City, na, city natin. Okay. Ngayon, at tatawagan ko ng seniors na kahit anong barangay. Okay. At ito yung magbibigay ng konsultasyon para sa kung anong karamdaman ng ating seniors. Para hindi na sila kailangan pumunta pa sa doktor, or lalabas pa, magpapacheck up. Except yung mga seniors natin na gustong-gusto na tayo lumabas. So parang isang dial na lang pwede na silang makapag-ano ng kanilang mga gamot. Yes. Malaking tulong to sa ating mga bedridden. Mm-hmm. Yung talagang wala na talagang kakayanan lumabas. At least mag-check up pa rin sila. Atin silang matututukan. Mm-hmm. And then, pag may kailangan na gamot, try natin kung pwede, doon na rin sa dispensing ano natin, kukunin yung gamot na yun. Siyempre, mas maganda pa rin kung may record sila sa ating barangay. And again, yun yung mga gusto natin mangyari sa na magkakahugpong dito sa ano natin, lungsod ng Pasig. That's on the senior side, no? May pangarap din tayo para sa mga musikero kasi musikero. Yun nga ang isa sa mga itatanong ko kasi napanood ko yung video mo na nag-file ka ng COC. Ano yung tinatawag na ano eh? Project Compass? Yes. Ito nga pong ibig sabihin ng Compass? Ang Compass ay isang hub or isang grupo yung ibig sabihin muna ng Compass is komunidad ng musikong Pasigueño. Mm-hmm. Yan. So, dun papasok yung proyektong yan. Yeah. Yung ipot. Dito, ito yung pangalan ng grupo or ng hub or pwede siyang org. Pero mas more of ano talaga siya, community siya. Mm. No? Ng mga musiko dito sa Pasig. No? Mm-hmm. Maraming nagbabanda dito. Yeah. May mga sessionista, ang mga sikat na artist na dito nakatira sa Pasig. Sessionista, may... Name a few. Sino? Si Rickson Ruiz. Si Rickson Ruiz ay drummer ni Billy Crawford, ni Rickson Tolentino. Basta marami siyang natutugtugan eh. Ako. Nagsisession ako minsan kay Rico Blanco. Okay. Nabigyan ako ng opportunity sa mga artist na minamanage niya, kay Eben. So, sipin nyo, marami pang katulad ko dito sa Pasig. At yun, sisiguraduhin lang natin yung mga gawa nila o yung kanilang livelihood ay napoproteksyon na ng maayos dito sa lungsod ng Pasig. Mm. Marami pa ito, marami pa kaming naiisip ng sinubo dito. So, yan lang ako nung talagang kinoconceptualize ng program. Yes, yes. At bukod sa Compass, syempre, meron din kasi tayo, nagtrabaho kasi ako sa, nakasama ako sa ano, sa team na nagsulat ng Urban Agriculture Ordinance dito sa Pasig. Dito naman, on a environmental side naman to, no? Dito naman, nag-launch tayo nung, yung urban agriculture kasi is about livelihood and also food security para sa ating Pasigueño, lalo na nung pandemya. Ito yung sobrang kailangan, no? At isa sa mga pangarap natin is masigurado natin na yung implement sa mga ayos. Nagkakuha. Kasi isipin mo, may tanim ka sa bahay mo. Yeah. It's a sili. Anong masasabi mo kung yung tanim mo nabibenta mo sa paligid? Mas masarap sa feeling yun kasi parang paano ba to? Local. Exactly. Diba?
benta sa pas na sa palengke, gawa ng pasigenyo. Mm-hmm. Ngayon, yung kita o yung pera ay umiikot dito. Pero kasi ang maganda kasi sa palengke, dinadayo tayo ng ibang cities eh. Mm-hmm. Like Marikina, minsan nandiyan yung mga taga-Taytay. Oo, di ba? Diyan namimili. So nakikilala ang produkto ng pasigenyo. So those are the things na anong munting pangarap natin para sa atin. Meron pa tayong mga pangarap para sa pasigenyo, sa mga seniors. In the long run. In the long run. No? Last na lang. Excited ako. Magkakaroon ng seniors ng cash voucher kada birthday nila. So, siyempre, papaano natin to? Bidding to. Mm-hmm. At may mga mananalo dito na, siyempre sa bidding, may mananalo na butika na kung saan. Magagamit nila yung kanilang 500 worth na cash voucher kada birthday nila. Magagamit nila to dun sa butika na yun. Mabibili nila yung kailangan talaga nila. Pandagdag dun sa kanilang maintenance or pambili ng adult diaper or pambili ng insure. Yan! So at least, binigyan natin sila ng privilegio na sila'y maalagaan ng gusto. Mm-hmm. Ayun naman ang importante sa ano talaga sa mga seniors is yung kanilang welfare, social welfare, siguradong maalagaan. At dapat nilalap at saka inaalagaan talaga natin yung mga seniors na corrected by. Mm-hmm. So, yun lang yung mga konti pa lang na manifesting mga natin yan sa ngayon. Yes. Diba? At naniniwala naman tayo na matutupad yan. Nako. Naku, sana kaya sa mga TV Natics natin dyan at taga District 1, sana po ay napakinggan nyo ang kwento ng ating... Sana po ay napakinggan nyo yung mga kanyang ikinuwento sa inyo. So tayo ay maniwala sa mga pangakong yun. Actually, it's not a pangako. It's a programa at saka it's a dream. Dream para po sa ating lahat. Ano yung naramdaman mo na ikaw ay isa sa parte ng giting ng pasok? Ah, grabe! Kung ikaw ay isa sa napili. Diba? Kasi ang daming mga nag-tap. So, ano yung naramdaman nyo yung kayo ay isa sa mga napili niya bilang giting ng Pasig? Overwhelming. Overwhelming joy to be exact. Nung nalaman ko na, ito nga, na kasama ako sa giting ng Pasig. Yeah. Kasama natin si Mary Vito. It's an answered prayer for me. Bukod doon sa answered prayer na magkaroon ako ng heart na talagang magsilbi sa Pasig. Bukod doon, kasi alam naman natin na yung gusto nating liderato is aligned kay Mayor Vico. That's one. And that's enough for me na, yes, gusto ko magsilbi sa Pasig at alam ko na parehas kami ni Mayor Vico ng gusto mong puntahan. Kumbaga yung vision nyo pareho eh. Yes. Siyempre, ano-ano ba yan? Integrity, yung leadership na may integridad, may pananagutan, accountability, at transparency, siyempre. Gusto natin, alam ng mga tao na hindi natin sila niloloko sa mga, kaya ayaw natin ng paasa. Anyway, nung nagkaroon ng balita na tayo ay kasama sa giting ng Pasig, parang hindi ko nabalitaan yung mahina yung pagka-marites ko sa party. Nabalitaan pala. Wala bang ano dyan? Text giting space Pasig and send to wala pa kasi ako nagbabalak din sana ng tumakbo. Alam ba ang ano ko pangalan? Consihal Bonoy, send to 2366. Ano pa, bakit hindi ko naramdaman na aninag ng pagkamarites ko sa nung ano? anyway so yun, I'm full of joy, overwhelming joy, because it's an answered prayer. No, parang unti-unti nga nare-reveal sa akin ni God yung ito yung plano ko, anak. Tapos kasama ka pa sa giting ng Pasig. Sobrang saya ko. Bakit? Kasi alam ko na bukod dun sa mga pangarap ko sa city ng Pasig, bukod sa pangarap ni Mayor Vico or yung mga gusto pa niya mangyari, meron pa akong kasamang lima na gusto rin yung gusto mo. At alam mo na pagdating ng panahon, susuporta kang kanila, matupad yung mga pangarap ko. Pero again, those are dreams. At tulad ng sinabi kanina ni Kirk, yun ay mangyayari kasi ito. Oo, at saka parang nasa tamang path kayo eh, no? Yung isa kayo ng direction, iisa ng vision, exactly. Iisa lahat. Exactly, and yung nabalitaan natin na kasama tayo sa giting ng Pasig is a big affirmation for me na, okay, Panginoon, salamat, ito nga talaga yung plano mo. So, nakaka-secure siya eh. Hindi sa mananalo ka, pero nakaka-secure siya na tama yung landas na tinatala. So, at saka, nasa sa inyo na lang din po ang gawa. Tama. Porket
tayo, kayo ay naging part ng grupo, ito ay parang it's parang okay, secure na ako, mananalo. Hindi ganun. Hindi siya nasa ganun. Pagtatrabahuhan nyo pa din. Yes, kung paano kayo iboboto ng mga taga District 1 yes. Para mas makilala kayo yung mga programa na nais ninyo pong ibigay para sa yes. kanila. Ang ganda nung sinasabi nyo, kasi lagi namin napagkukwentuhan yun tuming meeting ng Pasig, kung ano pa yung magandang tanawin sa mga darating pa na mga taon, papala rin, no? And alam mo na pag nag-uusap kayo, alam nyo na nag-agree lang din kayo na it's all about Pasigueños. Mm-hmm. And most importantly is the people's participation. Kailangan natin ng mga Pasigueños. Kaya kami, wala kami talaga na ang platforma namin eh ano ang gustong platforma ng ating kapwa Pasigueños. So, hataw pao! Pao Santiago, makakakita kayo sa akin ng hataw na serbisyo, hataw na panunungkulan, at makakaasa po kayo ng good governance sa akin. Ayun, okay. Sir, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin at syempre sa Kerr TV para mailatag niyo po ang inyong mga programa, mga dreams sa bawat Pasigueño. And naniniwala tayo, hoping and praying na mag-manifest, mangyari lahat ng ipinapanalangin natin, lahat ng dreams natin para sa ating mga Pasigueño. Amen, amen. That's an amen. Sabihin mo nga, please subscribe! Please subscribe!